Oh, tapos guys, yung mga dala silang arnis, mga pamalo, ganun. Sabi ko, nagpa-picture kasi sa akin. Sabi ko, ginagawa nyo rito. Sabi nila, inaantay daw ni aswang na makita ulit. Kasi, pumatay ng maraming manok ng aswang. Eh, nakita rin din yung malaki-malaking aso. Mas malaki pa sa normal size ng aso na aswang daw talaga. Tapos, kinausap doon yung ano, yung tambal sa may court. Sabi, ano, lalaban ka sa akin, ano. Tapos nakikipag, ano daw, hamunan daw. Yung bigla daw tumakbo ang bundok. Doon nakatira sa bundok ang aswang. Eh, hindi ako naniniwala. Totoo kasi yung mga aswang sa probinsya. Hindi mo naniniwala sa aswang. No. Oh. Magpadala ng diamonds shower yung mga naniniwala sa aswang. At magpadala ng ibong adarna yung mga hindi naniniwala sa aswang. Parang, what's the chance? Oh, ako naniniwala. Actually, kagabi, nahanap ko eh. Oh. Kasi, nasa ano yan? Nasa Bible. Ang hinulog dito yung mga angels sa taas. Yung mga kampunan yung mga kumakain ng manok. Ang tawag sa kanila ay chupacabra. Alam mo yung chupacabra? Iba pa yung sa aswang. Ano, okay na ba to? Mamalay ko. Hindi ako alam sa itlog eh. Basta kayong balatan. Okay na yun, lagay mo na yung kasi di ko gusto mo yung malasado. Paps, ang lasog mo. Okay, ganun talaga. Nagpahinga na ba kami? Hindi pa po eh. Hindi pa. Mag-isa lang siya sa kwarto. Ilagay mo sa mag na may tubig. Diyan na, pumunta ko dun eh. Yan, andyan ka eh. Ito, ito. Ilagay mo tubig. Ilagay mo dyan. Kumaw daw yun. Oo nga. Beautiful eyes. Beautiful eyes. Oh, pagod na kami guys. Yung kumaw naman, actually yung kwento ng kumaw ay sa amin yun. Yung kumaw. Yung mga kumaw po, sila po yung mga, there was a time in our lifetime, mga pangga, na naniniwala yung marami sa amin na mayroong mga tao na pag may ginagawa tulay, kumukuha ng bata at nilalagay yung bata sa pundasyon ng tulay para maging matibay yung tulay. Oo, bata. Kaya nung, ano, nung maliit ako, pag ayaw matulog sa tanghali, sasabihin siya, kukunin ka ng kumaw, lagay sa tulay. Pero hindi ako niniwala lang. Bata pa ako, hindi ako niniwala sa mga ganyan-ganyan. Ang daw? Oo, totoo yun. Oo, oh, si? Nabalita. Hindi, yung kumaw daw. Parang kumaw daw. Ito nga lang nalagay yung link mo. Ang sweet ni GK. Oh, syempre pala na magluto. Driver ako maghapon eh. Diba? Driver niya ako maghapon, guys. Oo nga, pagod na din ko eh. Oo. Oh. Ayun. Uy! 82,000 ano na ako? Uy, konti na lang. Gawin niya ng 1,000 viewers to. Ano dito? Okay ko. Yeah. Ba't ang pinapahid ng likes mo sa akin? Uy, baka gusto nyo gawin yung ano, 1,000 viewers, guys. Share. Brian Hernandez. Hello po, Brian Hernandez. And share, share, share. Sa kulto, anong kulto? Anong... Kulto, naniniwala ako kasi siyempre, grupo ng tao lang naman yun. Diba? Pero yung mga aswang-aswang, ali-alimaw. Wala ako sa ganung rim. Hindi siya parte ng mga bagay na kaya i-digest na utak ko. Ewan ko dito kay Kara kung kaya pa niya. Nag-aaya pa siya mag-Netflix eh. Tutulogan ko na siya. Saan daw ako ngayon? Asan dito ako sa Batangas? Bahay po niya nagandang Kara. Sa mga kakapasok lang po sa live, sa mga ninakaalam. Uy, konti na lang. 1,000 yung muna. Kwento kami ulit. Dali. Pa-share naman. Ang patulog doon Netflix. Si isa actor mo naman. Tsura. Nakapsilip sa'yo. Talaga.
Sandler. Uubusin mo na ba yung chucky? Oo, ubusin mo na. Sige na. Kasi masarap, di ba? Ah, sarap, grabe. Ito nga, kakalagay ko lang ulit. Maglalagay ka pa ulit ng chucky. Ito, kakalagay ko lang, hindi siya nakatingin. Hindi naman alam ni... Hindi naman alam ni isa akin. Alam mo kung bakit ko ubusin? Bakit? Kasi pag kinakausap ko siya, hindi niya ako kinakausap. Di ba? Hindi niya ako kinakausap eh. Inuutusan ko, di sumusunod. Talaga? Oo. Uy, hindi na malapit na mag-ano, 1K. Inuutusan ko. Kanina, alam mo, pinapatawag kita kanina. Oo. Sabi ko, tawagin mo mamay ka mo doon. Tapos? Kasi nasa kabilang kwarto ka eh. Oo. Hindi niya ako pinansiguro lang siya, nirapan niya. Talaga? Okay, inubos ko yung chucky. Ubus naman yung chucky, kunin mo sa'yo. Ito, kuha ko ulit. Madamot daw niya. Proud pa siya. Ah, buti alam mo, madamot ka. Madamot ka din. Ay, sumasagot. Naku, ubusin mo na nga sumasagot eh. Oo, talaga. Na. Di ba hindi maganda madamot? Oo, bad yun eh. John? Hindi ka namimigay. Dapat mag-offer ka pa may kumakain. Oo. Dadala lang ng palawan. Hindi? Ewan mo dyan. Uy, ayan, 1,007 na. Ayan. Anong ikukwento ulit? Kung bakit ka nandito? Ayan, sa mga kapasok lang po, ito po ang dahilan. Kasi kanina po tulip-tulip din. Nag-photoshoot kami, guys, nung Tuesday. Kahapon lang. Ano ba kahapon? Tuesday. Ano, isang araw? Isang araw. So nag-photoshoot kami ng Tuesday, guys. Maghapon yun. Ang call time namin, 8 o'clock. Okay? Around that time, yung doon kasi ganda sa bahay nila, going to the studio, same time na tumawag din yung kanyang kapatid dito. Yung lalo nila was actually, vomiting blood. No? So, stress siya sa maghapon yung Shoot. Dahil, siyempre, yung lolo niya, di ba? May karamdaman. So, tinapos namin yung photoshoot. After yung photoshoot, we were in a meeting for another 2 hours. Tama? Mm-hmm. Meeting parang 2 oras kasi nagbasa ng contract, kasi may endorsement na yung bago. So, kahit paano, may good news. After po nun, yung meeting na yun. Wala na. Okay lang yun. Okay lang. After po nun, dumiretso kami sa bahay, dumakap sa bahay ko. Kasi doon pinadeliver ni Gandang Karen in order niyang... Ba't detalyado pa yun? Hot pot. Hooray. Kasi on the road kami. At yung bahay ko malapit sa Skyway. Oh. Okay, so... Ginaanan namin yung pagkain. Ginaanan namin, kasi nandun yung hot pot sa bahay, ginaanan namin. Tapos, diretso kami ng Batangas. So, actually, I drove really slow. Hindi ako nagmabilis dahil pagod talaga. Pagdating dito guys, around 12 midnight. Plinano na namin. Anong gagawin namin? I-confine ba yung lolo niya? Ano ba? Ganyan. So, ang nangyari, until mga 1, napag-desisyon na namin na mag-scout ng hospital. Walang pahipahinga. Napag-desisyon namin na mag-scout ng hospital. So, we went to several hospitals para maghanap ng kwarto. Ano na meron? Ano? Isolation room. Para yan. Oh, kasi walang isolation room. Hospital. Okay? So, tapos yun, nakahanap kami ng hospital na may isolation room. Nakabalik kami ng bahay around 3 in the morning. Okay. Around 3 in the morning. Ayan na. Dalawa yan, diba? So, 3, bumalik kami dito sa bahay. Ayan, sinundo namin yung lolo niya. Nag-BS, gumayak. Nakaalis kami dito mga 4 in the morning. So, we were on the road for mga 5 o'clock. Nasa hospital na kami ulit. Okay? So, nasa hospital na kami ng mga 5 o'clock. Ang tagal ng process. Sobrang tagal. Kasi yung kwarto ni UV pa... May mga test. So, na-admit yung lolo niya mga 9 o'clock in the morning. Actually, 10. Ayun, mga 10. So, wala ka hapon, wala ka 10 tulog. Okay. So, wala ka hapon, wala kami tulog.
So yun. So pagdating dito sa bahay, mga 11 o'clock, kasi iniwan na namin lolo niya, nasa hat na ako.